What's up sa inyo mga boss? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video mga boss is mag-i-install tayo ng PE16 na Brembo 10A copy sa ating RS125FI. Simulan natin mga boss. So mga boss, ito yung gagamitin natin para sa pag-install and uninstall ng ating PE16 na Brembo, then pag-uninstall ng ating Brake Master. So mga boss, ito yung nabili ko sa Shopee na PE16 na Brembo. Mga boss, bali pinalitan ko na rin siya ng oil cap mga boss para isahang lagayan na lang din. Then wala pa tayong mga gold bolts mga boss kasi hindi pa tayo nakahanap ng mga bibilihan natin mga boss. So bumili na rin ako ng brake fluid mga boss. So yung brake fluid natin mga boss is TR1 brake fluid, color pink siya mga boss. Then meron din tayong brake light switch mga boss kasi pag bumili tayo ng PS16 mga boss wala tayong tail light. So violation 'yun mga boss kaya bumili ako ng tail light switch para safety na rin 'yun boss sa daan para may ilaw tayo for safety purposes mga boss. So ito pala mga boss yung ating RS125FI. So yung goal natin mga boss is papalitan natin tong brake master ng PS16 na Brembo. So i-uninstall muna natin ito mga boss, tapos ikakabit natin si PS16. So let's go! So gagamit ako ng 10mm open mga boss kasi wala tayong T-wrench na 10mm. So ito muna ang gagamitin natin para tanggalin itong dalawa. So natanggal na natin mga boss, pero hindi pa rin natin ito makuha mga boss kasi yung taillight switch wire is andito pa. So tatanggalin muna natin yung taillight switch natin mga boss. So mga boss, meron siyang isang tornilyo dito, so gagamit tayo ng Phillips screwdriver mga boss. So ayun na nga mga boss, natanggal na natin yung brake master, then tatanggalin na natin siya dito sa ating brake hose mga boss. So mga boss, before nyo pala tanggalin lahat mga boss, is mas maganda mga boss kung mag-bleed na kayo ng inyong brake fluid para hindi na kayo mahirapan mga boss pag install ng ating PS16 Brembo. So pag mag-bleed tayo mga boss, gagamit tayo ng 8mm. Oops. Yan mga boss, 8mm yan mga boss na T-wrench. Focus lens. 8mm mga boss. Ilalagay natin dito mga boss, tsaka konting ikot lang mga boss para lumuwag siya. So ito yung mangyayari mga boss pag nag-bleed kayo mga boss. Pero hindi tayo kumpleto sa gamit mga boss, kaya nilagyan ko na lang ng tela at kusang lumalabas yung mga brake fluid mga boss. Tsaka pag pinapump nyo yung brake master mga boss, lumalabas yung brake fluid hanggang sa maubos mga boss, hanggang sa mawala to ng laman. Gawin natin. Pwede rin naman mga boss, dito kayo magbabawas ng brake fluid dito sa brake master. Kunin nyo lang to para mamaya mga boss hindi na kayo mahihirapan maglagay ng brake fluid dito sa brake hose. Kasi pag ganito yung ginawa nyo mga boss, pag maubos to lahat mga boss, pati dito sa may hose, pag magre-refill na kayo mga boss ng brake fluid dito sa may tanke mga boss, kailangan nyo pa pump nito mga boss para dumalo yung brake fluid na bago pumunta dito sa ating caliper mga boss. So ayun mga boss, tatanggalin natin itong banjo bolt. So ayun na mga boss, tanggalin natin yung ating banjo bolt mga boss. Ito na mga boss, ikakabit na natin yung ating
PS16 na Brembo, mga boss. Gagamitan natin yung alin, mga boss. So ayan na, mga boss, naikabit na natin si Brembo PS16. Ganito yung magiging mukha niya, mga boss. For this part, mga boss, kakabit na natin si Banjo Bolts dito sa kanyang ano, mga boss, lalagayan. So ilalagay pa rin natin yung isang washer, mga boss, dito sa ating Banjo Bolt, mga boss. Then dito natin ilalagay, mga boss. Lakasin tayo yung socket wrench, mga boss, kaya ito lang yung gamit natin. So ang advantage ng video na to, mga boss, is malalaman natin kung paano tayo mag-install ng PS16. At the same time, boss, makakatipid tayo, mga boss, sa pag-labor. Imbis na ibabayad natin sa labor sa mekaniko, mga boss, is tayo na lang gagawa, mga boss. Sabi nga nila, mga boss, mahal yung tie parts. Oo, mahal yung tie parts, mga boss. Pero dito tayo babawi. Mahal din yung labor, mga boss. Kaya, mahal na nga yung pyesa, mahal din yung labor. Mas malaking gastos, mga boss. So, ang advantage ng video na to, mga boss, ikaw na lang mag-i-install. Matututo ka pa. Makakatipid ka pa, mga boss. Yun. Kita na natin, mga boss. Yun. So, ayan na, mga boss. Naikabit na natin yung ating PS16 Brembo, mga boss. Tingnan natin yung setup natin, mga boss. So wala pa tayong mga gold bolts, mga boss, pero papalitan natin yan soon, mga boss. Dito pala sa brake hose natin, mga boss, kung nagtataka kayo, medyo mataas. Yung size kasi nito, mga boss, is 36 inches. 36 inch, mga boss. Then sa napagtanuan ko, kung may napapansin kayong brake hose, mga boss, yung dito lang siya, tapos recta kayo lalim na, tapos walang sumusumbra dito sa kanyang caliper, mga boss. Yung size daw nun, mga boss, is 30 inches. Base sa napagtanuan ko, mga boss. So soon, papalitan din natin yung brake hose natin, mga boss. So, subscribe na kayo sa channel natin, mga boss, para ma-update tayo sa mga ating upcoming videos, mga boss. So mga boss, susubukan natin, mga boss, kung gumagana na ang ating installed na PS16. So lalagyan natin ito ng brake fluid. Then, i-open natin dito ulit, mga boss. Magbe-bleeding tayo. Pag lumabas na yung collecting na brake fluid, mga boss, it means positive, mga boss, na install natin siya successful. So subukan natin, mga boss. So ito, mga boss, brake fluid TR1. So i-open na natin, mga boss. So ito pala, mga boss, nabili ko lang ito sa Shopee, worth 70 pesos, mga boss. Saka itong tank fluid natin, mga boss, worth 150 pesos sa Shopee lang din, mga boss. Saka si PS16 Brembo natin, mga boss, nabili ko lang siya around 400 pesos no? Noong December, mga boss, noong nag-flash sale sa Shopee, mga boss. Ililink ko lang yung mga, ilalagay ko na lang yung mga link, mga boss, para malaman nyo kung saan ako bumili, mga boss. So ayan, mga boss, meron kayo nakikita, Max and Uni. So tips lang pala, mga boss, wag nyo punuin yung brake fluid tank, mga boss. Kasi pag maggagamit kayo na inyong handbrake, mga boss, is aapaw yan pag masyadong puno yung inyong tank fluid, mga boss. So saktoin nyo lang dyan sa mga Mini and Max na mga nakalagay, mga boss, yung may mga guhit. Let's go. Yan, mga boss. Ano yan? Subukan natin i-pump, mga boss, kung ano magiging reaction. As you can see, mga boss, yung bumubula. Yan yung sinyalis na pumapasok na yung ating brake fluid dun sa ating brake hose, papunta dun sa ating caliper, mga boss. So pump lang tayo ng pump, mga boss. So pag magpapump pala tayo, boss, dapat i-open natin yung ating bleeding area, mga boss, kasi kailangan pa magpapump may kasama siyang hangin, hindi lang puro brake fluid, mga boss. So ayun na, mga boss, ipapump natin to na ipapump, mga boss. Titingnan natin, mga boss, kung may lalabas na brake fluid. Okay na yan, mga boss. So sayang yung brake fluid, mga boss, no? Pero sige lang, ganun talaga.
So mga boss, pag malalaman niyang puno na brake fluid yung hose natin mga boss, ipapump nyo lang ito na ipapump mga boss hanggang sa feeling niyo na tumigas na siya. Matigas na siya pindutin mga boss, kagaya nung stock mga boss. So ayun na mga boss, medyo matigas na siya compared kanina, medyo lambot yung ganun yun. So it means puno na ng brake fluid yung ating brake hose mga boss. So ito mga boss, tutulak natin. So far mga boss, gumagana naman siya mga boss. Nakapisil na yung brake natin mga boss, hindi talaga siya tumatakbo. So mga boss, ito yung ating switch ating taillight mga boss sa likod ng ating RS125i. So meron siya kasamang dalawang bulitas, tsaka bolt, tsaka meron din siyang... Basta yun na yun. So dito pala natin ito ilalagay mga boss. So nasasayangan ako dito mga boss kung dito natin itatap yung wire. So puputulan na lang natin dito. Lalagyan natin siya ng extra wire. Para in case mag back to stock tayo mga boss, is pwede natin siya ikabit ulit. So dito tayo magpuputol mga boss. Itong bagong switch natin mga boss, yung wire niya dito natin itatap mga boss. Connecta pa rin siya dun. So let's go! Mga boss, medyo mahirap ilagay yung ating switch sa ating PS16 para sa ating taillight sa likod mga boss. Kailangan naman natin tanggalin yung ating cowling. So mapaklasin muna natin ito mga boss. I-update ko lang kayo pag nating bakas na natin. What's up sa inyo mga boss? Tanggalan natin yung cowling ng ating RS125FI mga boss. So ikakabit na natin yung ating wires para sa ating taillight switch mga boss. So ipapasok muna natin to mga boss. Itong maliit na bulitas. O bearing na itong bulitas dito sa lalim mga boss. So mga boss, nakabit ko na yung ating switch boss. So magtatap na lang tayo ng wire. From here mga boss. From dito, itatap na lang natin siya dito para gumana yung brake light switch natin. Subukan natin mga boss. Tutul ko na siya mga boss, yung dating switch ng ating tail light. So eto na mga boss, ipagtatap lang natin tong mga wire na to. Then susubukan natin kung gumagana talaga siya. Let's go! Positive mga boss, gumagana siya. Tingnan natin mga boss. So eto na boss, lalagyan na natin siya ng electrical tape para ma-secured siya at hindi siya mag-ground, hindi rin siya mabasa, no? Okay, yun yung electrical tape natin mga boss. After natin sila mabalot each mga boss, ibabalot na naman natin sila ng magkasabay. So ayun na boss, nakabit na natin yung ating brake light switch mga boss. So mga boss, ibabalik na natin sa dating position yung ating dito pa. Update ko na lang kayo boss kung matapos na. So ayun na mga boss, naikabit na natin yung ating PS16 taillight switch mga boss. So bali dito hanggang papunta sa dito mga boss. So ibabalik natin yung cowling natin mga boss. Then mapapakita natin yung ano niya,